Magandang araw mga ka-sounds, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako pala si Henry. Sa mga ka-sounds, yung topic natin na ito, para lamang ito sa mga baguhan dahil maraming nagtatanong pa rin sa akin kung paano mag-connect ng wiring ng speaker papuntang amplifier. Sa mga tutorials natin, bali connection lamang ng mga processors, mixer, papuntang amplifier yung pinapakita ko. Yung pag-connect naman ng mga speaker, hindi ko na pinapakita. So ngayon gagawa ko ng tamang pag-connect ng inyong speaker sa inyong amplifier dito. Yung ating amplifier is yung ating Josson Saturn Max, tapos yung ating Josson Uranus naman na power amplifier. So mga kasal, simulan na natin yung ating pag-connect dito sa ating mga amplifiers. So dito tayo sa ating Josson Saturn Max. So importante na basahin ninyo yung nakalagay mismo sa kanyang likuran dito. Makikita ninyo dito may nakalagay dito na speaker 1, speaker 2, right and left. Tapos dito naman sa kanyang baba nakalagay dito speakers 4 to 8 ohms. Mahalaga na basahin ninyo kung hanggang ilang impedance yung inyong amplifier. So suportado siya ng speaker na 4 to 8 ohms. Ito yung iloload natin yung ating Josson na Airbus 12. Makikita ninyo yung kanyang impedance dito, 8 ohms. So okay yung ating isang box, 8 ohms. So ito 8 ohms din. Tapos yung ating Dickense, 8 ohms din yan. So ngayon bali mag-connect tayo dito ng dalawang Airbus 12 natin. So ito yung wire ng ating Airbus 12. Sa pag-connect ng ating speaker, kailangan na yung lalabas na audio sa ating amplifier is stereo. Kasi yan yung pinakamagandang setup para yung lumabas na audio left and right. So ito yung ating Josson Airbus 12 na speaker wire. So yung gagawin natin, magko-connect tayo dito sa right channel tapos sa left channel ng ating amplifier na ito. So mag-connect lamang tayo dito. So huwag niyong kalimutan pala no, yung kailangan yung black is a black tapos yung red is a red. So ito yung ating pag-connect dito sa ating integrated amplifier. So kailangan na sakto yung connection ninyo para match yung polarity. So ayan, dahil sa naka-connect na yung ating dalawang speaker na ito sa right and left, so naka-stereo tayo dito. So ngayon saglitang na sound check natin yung ating connection dito para makita ko sa inyo na stereo talaga yung lumalabas sa ating connection na ito. So makikita ninyo naka-center yung ating balance dito, mag-play lamang tayo ng music. Bali yung ating music medyo i-cut-cut lang natin dahil copyright ito. So ayan. So ito mga kasals, maririnig ninyo pag pinihit natin yung balance dito sa kanyang right channel. So okay, tumutunog. Tapos yung kanyang left channel, pihitin natin. So tumutunog din. So it means naka-stereo yung ating connection. So ito yung ating left channel. So pag sinenter natin, both speaker natin tumutunog. So it means stereo connection tayo. So ayan mga ka-sounds. So ngayon subukan naman natin ilipat yung speaker natin dito. So pag nilagay natin sa dalawang right, so makikita ninyo naka right and left tayo. Ngayon gagawin natin puro right naman yung ating connection dito. So pag naka-connect tayo sa purong right na ito, yung kalabasan niyan is mono. Yung audio na lalabas dito, bali isang channel lamang yung gagana. So wala siyang left channel. So yung lalabas lamang is right. So ayan, naka-connect na siya sa right channel. So ngayon subukan natin yung ating sound check. So ngayon mag-play tayo ng music. So ayan, maririnig ninyo mga ka-sounds. So yung kinonika natin doon sa likod is right channel. Makikita ninyo naka-center yung ating balance. Pag nilagay natin yan sa left, so it means walang lumalabas na audio dahil naka-mono lamang tayo. So isang audio lamang yung lumalabas, so yung left channel na wala. So ayan. So right channel lamang yung gumagana. So ayan. Right. So ayan, naka-center na siya, left wala. Yun nga mga ka-sounds, dapat i-check ninyo yung setup ng inyong amplifier dito. Kasi nga may mga amplifiers na yung right nakalagay dito, puro right dito yung nakalagay, dito naman is puro left. So sa ating Josson Saturn Max naman, nakalagay dito sa speaker 1 niya, is right and left, makikita ninyo. So yung about sa impedance, dahil
Yung kanyang right dito, pag kinonect natin, isang channel lamang yung lumalabas. Dahil dalawa na yung kinabit natin dito na speaker, so yung lumabas dito na impedance is 4 ohms. Dahil kung makikita ninyo yung ating setup, pag pinihit natin yung right, so yung connection natin, isang channel lamang talaga yung lumalabas. So ngayon magdagdag tayo ng speaker ulit dito. Bali yung ating left channel ng ating Joson Saturn Max. Anuhin natin ito, kakabitan natin siya ng Airbus 15. So yung ating video na ito is demo lamang ito sa pagkabit ng mga speaker wire para maintindihan ninyo kung paano mag-connect. So ngayon i-connect natin yung ating Airbus 15 dito. So ulitin lang natin, kailangan talaga na nakakapit yung inyong wire. Walang hibla na sumasayad sa kahon ng ating amplifier na ito dahil dyan mismo nagkakaroon ng short circuit. So kung makikita ninyo, ito naka 4 ohms load na tayo dahil apat na speaker na yung naka-load. Volume tayo sa mixer. So ayan. Subukan natin yung left. Ito yung ating Airbus 15. So ito nga mga kasans, no? Airbus 15 natin yung left channel. Tapos yung Airbus 12 natin, ito naman Airbus 12 ito. So yun nga yung connection natin mga kasans dito sa integrated na amplifier. Sana naintindihan ninyo yung connection natin ng mga speaker dito. So ngayon punta naman tayo sa power amp. So yung inyong setup dito sa inyong Joson Uranus, kayo na lang bahala dito, no? So yung gagamitin natin na sensitivity 1.0, tapos iset natin siya sa pass dahil two-way speaker yung ating mga speaker dito. Set natin siya sa pass para at least merong vocal na lumalabas. Tapos naka-stereo naman tayo dito. Sa usaping power amp naman, makikita ninyo, ito yung kanyang channel A, ito yung kanyang channel B. Hindi ito kagaya sa ating integrated amplifier na meron siyang 8 dito nakabitan ng speaker. Dito naman, 4. So, isang pares, na negative, positive. So ngayon i-connect natin yung ating dalawang Joson Airbus 12 dito. Pag kinonect natin yung ating dalawang speaker na ito, so naka 8 ohms load yung ating kada channel. So isang speaker tayo sa channel A, isang speaker din sa channel B. So natanggal ko na yung ating dalawang speaker, yung Joson Airbus 12. Yung gagawin natin dito para maging 4 ohms siya, ngayon ipag-connect natin siya dito, yung dalawang positive, i-connect natin. Tapos yung dalawang negative. So ayan. Tapos dito naman tayo sa negative. Ayan, i-connect lang natin ulit yung ating dalawang Dickinson dito sa channel A. So yung ating video na ito, para lamang ito sa mga baguhan dahil maraming nagtatanong pa rin kung paano yung connection nito ng mga speaker. Napakasimple lang naman talaga nito. So ito yung ating Airbus 12. Ito yung ating right channel. Yung ating left channel ng Uranus. So okay na okay yung ating connection mga kasound sa ating stereo na naka 4 ohms load tayo dito sa ating Joson Uranus. So iset lang natin siya sa mono. So kung makikita nyo, naka stereo siya. Wala na kayong gagalawin dito sa inyong speaker. So okay na okay na yung speaker ninyo. Yung gagawin nyo lang, i-switch nyo lang siya sa parallel. Hindi lahat ng power amplifier magkaparehas yung setup. Kasi sa NBX5 kahit na naka parallel siya, kailangan pa rin kayong magpihit ng dalawang volume dito. So dito naman sa Joson Uranus, pag nakaparallel siya, ito na lamang yung gagana na volume. So magplay tayo ng music ulit. So marinig nyo, pihit tayo dito sa channel A. So ayan, marinig nyo mga kasang. Kung magpihit tayo dito sa channel B, so wala na siya dahil nakaparallel siya. So sa bridge mode, yung i-connect lamang natin, bali isang speaker lamang na rated ng 8 ohms. So makikita ninyo, dito sa bridge, may nakalagay naman dito na bridge. So ayan, makikita ninyo yung ating positive sa taas, yung negative sa baba. Dahil makikita ninyo dito sa kanyang manual bridge. So ayan, negative sa baba, positive naman. Tapos nakaset yung kanyang switch sa bridge mode.
So mga kasangsanggang, dito na lang muna yung video topic natin at sana'y may naintindihan kayo sa ating video sa ngayon, no? At sana hindi ninyo in-skip yung video natin. So hanggang dito na lang muna. Sa mga bagong nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga kasangsang.